Mabuhay! Welcome back to my vlog again. And we're lucky na nandito si V. Napilit ko siyang mag-vlog. So, mag-hi kami! Hello! Hello po! Upo ka dito. May gagawin tayong challenge. Hello, kadiba. Tagal ko na gusto gawin. Ang tagal na. Kumusta ka naman, V? I'm good and good. You know, I'm very, very happy. Kahit may pandemic, ang daming blessings na dumarating, lalo na din sa'yo, di ba? Sa atin. So, ano yung pinaka-natutunan mo nung pandemic? You know, ang daming realizations, you know. Ever since naman before pa pandemic, sobrang grateful ako sa lahat ng nangyayari sa career ko, you know, with all the blessings na dumarating sa life natin. And ano lang, yung na-realize ko sa sobrang pagka-busy nga, ganon, parang nawala yung time ko with friends, you know, with family. So ngayon, na-realize ko na parang yun pa rin pala yung nagmamatter sa life natin. Alam mo, Vivi, ang dami kong comments na nakikita. Sobrang natutuwa sila sa styling. Siya po ang dahilan. Hindi lang po ako yun. Tagasuot lang po ako, pero siya po yung dahilan. So, eto na yung challenge. Kasi, nung time na wala ka pa sa buhay ko, syempre, nagsusuot-suot ako ng mga outfit. Ito lang naman yung mga everyday outfit ko. Syempre, para naman matuto din yung mga viewers natin. Kung ano yung mga susuot nila. So, are you ready guys? Magpapakita ako ng photo. Oh my gosh, wala ko talaga akong idea. Zero idea. Wala akong stylist doon kasi ako lang yung nag-ayos sa sarili. At saka for me naman kasi yung fashion is like evolution din siya. Diba? Lahat ng fashions na dumaan sa ganung stage. Yeah. Stage. So, huwag ka rin matakot na mag-experiment. Explore, ganyan. Eh, ako naman kasi simple lang talaga ako manamit. Oo, so dumaan din ako sa stage na ganyan. Yung very raw talaga. Ngayon, kung babalikan ko talaga, parang hindi ko na kayang ulitin. So, eto na. Ang first picture. Nag-travel ako dito sa Vietnam. Tapos yung dress ko dito, yung red, binili ko lang siya sa Ukay. Anong ano ba yan? Anong month mo? Nung nag-travel ka? Christmas time ba yan? Ang sama, Hibi! Kasi yung ano, alam mo yung mga sinusuot pag gano'n, gano'ng season, oh. Yung holiday season, di ba, maganda siya. Pero in fairness naman dito, very youthful, parang 14, 15 years old ka lang. Oh. Yung, hindi ko alam kung makaka-relate sila, very, ano, TGIS era. Pero not really bad, you know. 7? Yay! Pasok! 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 Dito yeah. Naman, in-invite ako. Amot yan ng Pilipinas Central Luzon. Ano siya, parang crop top, tapos tinanuhan ko lang din ng white shorts. Tapos yung favorite ko nun na parang blazer. Ano ba yan? Parang feeling ko pinili mo yung mga magaganda. Hindi! Yan na talaga yun. For me, ako kasi diba, alam, kilala mo naman ako, very conservative yung styling ko. Hindi ako yung tipong more skin, yung ganyan. Kung minsan one part lang yung nakalabas. For example, kung sexy na yung upper part, hindi na masyadong sexy yung lower part, ganyan, diba? I think the shirt is sobrang sikip ng shorts. Ewan ko, sobrang sexy na nga ng shorts, sobrang sexy pa sa taas. So, too much skin, but really not bad. Siguro yung hair lang, kung mas maganda yung hair, kung mas straight na lang siya, mas ayaw niyo pa kasi siguro. Yung mga payante. Pero, alam mo kung susuotin mo to ngayon, siguro, syempre, mas sexy ka na ngayon, pasok pa rin to. Pwede pa rin siya. 8. Pero feeling ko pinili mo yung mga ganda. Parang baka wala namang worst dyan. So, eto. Nung kasing nag-OFW ako sa Cambodia, sabi ko, kahit anong masuot ko, kasi wala naman masyadong mag-judge sa'yo kasi hindi ka naman nila kilala. Ay, ano? Princess Jasmine ba yun? Yung ganyan dito. Basta yung ganyan, tapos meron ka pang... What do you call that? Bandana? Pero headband yan. Headband, ginawa ko lang pa ganito. Ewan ko kung anong trip ko dyan. Alam mo, actually, may mga outfit tayo. Ito yung mga realization pwede yan, natin. Hippie? Oo, pwede siyang hippie, bohemian, mga ganon. Pero siguro kung pumili ka ng magandang spot,
Kasi hindi maganda yung spot. For me, hindi siya bagay sa background. Ah. So siguro ma-appreciate ko yung outfit na to kung mas maganda yung ano niya. Yung mga pa-hippie yung background. Oo, or yung mga architectural. Tapos lalo na, di ba, nasa Cambodia ka, magaganda yung mga ano architectural buildings na doon. So baka pwede pang pumasok. Siguro palitan mo lang talaga yung shoes. Siguro 5. Ay, kalahati! Masang awa! Wala ba't ba ako sa scores? Medyo! Ano to, nung sumali akong Miss Midol? Rehearsal lang yan. Pero alam mo naman, di ba, hindi talaga ako fan ng mga, sorry sa term ah, Kiki shorts. Depende, siguro... Baka napaiksi lang yung shorts. Napaiksi lang talaga. Nalabhan, pero kasi pag nalalabhan, umiiksi. Tsaka sobrang, parang hindi talaga bagay yung top. Yung hair, the shoes, tsaka yung makeup, too heavy for rehearsal. Tapos ganito ka heavy. Palaban. Palaban talaga. Score na lang ibibigay ko. Huwag na comment, baka ano pa masabi ko. Okay lang, okay lang. Score ko? Oo, sige. 3.5. 3.5? Ay, yaka, pabinigyan mo. 3.5. On next. Eto, wala naman next style sa akin dito. Pero may nagpahiram sa akin na designer. So, thank you, Mother Jong. Ayan. Siyempre, kailangan ko maging honest, diba? Okay. Pero, dress is fine. It's okay. Maybe yung hairstyle, kung iba siguro yung hairstyle niya. May pa-antenna na naman. Tapos may pa-bracelet pa, may pa-relo pa, may pa-bag pa, tapos yung... Ayaw ka lang! Siguro kung pinair to sa mas simple na shoes. Tapos yung bag, parang ninang ka sa wedding. Ayoko maka-open din, pero... Okay lang. Basta ganun, siguro okay naman po yung dress. Pero... Siguro kung hindi ganyan yung hairstyle niya, tapos hindi ganitong shoes, hindi ganitong bag, mas lesser yung accessories. Mag-work siya. Paso, anong score mo? 5. Kasi ganun naman po talaga sa styling. Merong mga damit na maitatawid mo with proper styling. Madaming dapat at ngayon, di ba, natututo na rin tayong mag-picture ng maganda. Minsan, it doesn't look good in person, pero nakukuha natin maganda sa picture, diba? So, it's a matter of kung paano mo talaga paplanuhin, kung paano mo dadalhin. Lalo na ngayon, social media age, ang judging is more on the, like, kung ano yung pinost mo. Malaking factor yon. Kung paano sila na-wow sa photo mo, dapat ganun din in person. That's always our goal. Okay, nakalima na tayo. Hanggang 5 lang muna. First question ko, kasi kanina challenge. Di ba na-style mo ako nung binibili? Mm-hmm. Hanggang ngayon, Ash. Ano yung pinaka-favorite? Hanggang ngayon, Ash. Ano yung pinaka-favorite mo na na-style mo na sa akin? Few moments later. So, ang pinaka-favorite ko, actually, nung nag-compete ka sa abroad, di ba, ang advocacy natin is to showcase yung mga Filipino designers, local resources, mga ganyan, local fabrics. So, we were able to, achieve yung goal natin. Achieve. So, wait lang, ang dami nun eh. Alin nun? Halos lahat naman, di ba, magaganda. Hindi, to be fair naman talaga, kasi pinagplanuhan natin. Pinagplanuhan namin kung ano nang susunod for this day, for this kind of event, yung ganon. Ano yung pinaka? Isa lang. Isa sa mga pinaka-favorite ko. Isa sa mga pinaka-favorite ko, yung naka-Filipiniana ka na ginawa nung mga sa BJMP. Ay, ano interview. As in, last minute din yun, diba? Kasi diba sabi natin, interview yun, so dapat may something interesting. Oo, na pag nakita nila, parang magtatanong sila out of what they see. Parang ganon. Eh, diba parang ano din yung damit na yun, very interesting din. Kasi yung nag-weave nung fabric na ginawang terno, Filipiniana, are the... PDLs, Person Deprived of Liberty. From Angeles City. Okay, second question. Ano yung... Sa style mo sa akin, ano yung kung may papalitan ka or yung wag, hindi mo na ipapasuot, ano yun? Grabe naman, ang hirap! May ganun eh, may ganun diba? Lalo na tayo ngayon, everyday, Monday to Friday. May ganap tayo.
parang hirap mag-isip ngayon. Although may mga ano lapses din minsan. Yung mga recent ano natin, mga kasi nga po dahil sa sobrang busy, tapos pa holiday, di ba? Ang dami kong ganap, ang dami niyang ganap. Hindi nag-meet yung schedules namin. And then, maraming mga challenges ngayon with the brands, with the designers. So, medyo napabayaan kita ng konti. Yeah. So, yung mga recent na ano... Gusto pa rin nila, actually. Gusto pa rin nila. Siguro yun. Kasi nga, parang tinatry kong i-meet yung requirement ng network kung saan ka nag-work at saka yung ano natin, yung branding natin. Hindi naman po niya ako pinapabayaan. Kung nakikita niyo po dyan sa likod, may mga naka, parang ang tawag namin dyan, emergency outfit. Opo. So, ayun lang. V, kung may mga i-sasuggest or tips ka sa mga viewers, ano yun? For me, ano eh, ito yung kailangang ano, matutunan ng lahat sa atin na ang styling is not just the clothes. Parang do not treat stylists as provider of clothes, you know. What we do is, we, you know, we source out, we get the clothes, but our job doesn't stop there. Kasi parang ano yan eh, it's the overall look. So for me, it's not all about the brand, kung gaano ka mahal ang suot mo eh. Kung nasa tao pa rin, kung paano siya magdala, ang styling din, dapat minamatch mo yung personality ng taong ini-style mo. True. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mo for that person. Kaya ang styling for me is like relationships na build through time. Tayo din, diba, we started not really strong. Kasi yes. Yung stage na yun, parang pinag-aaralan ko kung ano mag-work sa'yo, kung pinag-aaralan ko yung personality mo, pinag-aaralan ko din kung ano yung demand ng ginagawa natin. Diba? So, ayun, I think nag-work naman. Tsaka ganun lang din po, huwag po kayong matakot mag-experiment. Kasi from there, matututunan mo kung ano yung bagay sa'yo, kung ano yung nag-work sa'yo, ano yung hindi nag-work sa'yo. So, ngayon yung mga pa-outfit ko, mga simplihan na lang kasi natatakot na ako mabigyan ng 3.5. Oh my God! So, ayun, thank you so much po. I hope you enjoyed this video and I hope you learned something from today. This is Vico. Nakalupong salamat! Follow him on his Instagram. Yes, my Instagram is Vico Style and my Facebook is Vico. V-H-E-E-C-O. Yes. Thank you so much. God bless.